Magandang araw sa ating lahat mga idol and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Pound for Pound. Pag-usapan natin ang magiging bakbakan mga idol sa darating na Sabado. At ito'y pinag-uusapan dito sa atin at mula dun sa ibang bansa. At may nasasagap tayong mga balita, lalo na doon sa ating sources sa Amerikan, na itong laban na ito para sa kanila ay pinaka magiging the biggest upset sa loob ng isang taon o isang dekada. Ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell icon, at piliin ang all for more Pound for Pound Sports! Ito mong bakbakan na pinag-usapan natin is between Tank Davis and Frank Martin sa lightweight division. At magkakaroon tayo ng prediction and fight analysis sa dalawang ito, no? Base sa kanilang mga nakaraang mga nakalaban. So without further ado, umpisa na natin. WBA regular belt ni Tank Davis ay itinaya niya sa pag-aharap nila ni Frank Martin sa darating na Sabado noong June 15, 2024 of course, na may tuturing nga ito na best card ever. No? Itong mga kaninya, ito raw yung pinaka-best card ever sa Prime Video pay-per-view na gaganapin nga sa historic MGM Grand Gardens dito sa Las Vegas sa Amerika. At hindi lang po nakataya ang titulo dyan ni Tank Davis, no? Dahil pinaniniwalaan din mga idol na pag natalo si Tank Davis dito, dahil matagal na rin siyang binabash, no? Dahil dito kay Floyd na binibaby itong si Tank Davis at matuso at masugid, maingat na iminamatch siya dun sa mga kayang-kaya niya lang, ano? Para hindi madungisan ang record at hindi mawala ang career ng ganun kaaga. At ang culprit niya na ito yung si Floyd. Isa rin ito sa dahilan malamang kung bakit nilayasan siya ni Tank Davis. Ano? So dahil nga dyan mga idol, ano, sa kabila ng record ni Tank, hindi nagkaroon ng bahid, eh hindi pa rin siya maituturing na the best. Sabi niya nga siya ang face ng boxing, pero marami pong tumataas ang kilay at hindi naniniwala sa kanya. Dahil po yung mga kalaban niya lang, eh, hindi naman talaga ganun di kalidad. Hindi niya nakalaban sila Teofimo Lopez, sila Vasily Lomachenko, sila Shakur Stevenson, sila Lopez, kahit itong natalo ng nakaraan itong si Haney, no? Si Garcia, nung nilabanan niya pa, is medyo drained. So for other co-fighters, ito yung kanilang analysis at opinion, and sa other mga boxing personalities, na yung puso daw at power ni Martin, ni Frank Martin, ay ang magiging malaking factor para ma-upset itong si Tank Davis. So, nasa tingin niyo mga idol, ito nga kaya ay sapat na itong mga nabanggit na factors para ma-upset niya si Tank Davis. At bukod nga sa nabanggit natin na ito ay hindi talaga nasabak sa ganun mga dekalidad na fighters, ang coach sa loob ng 11 years na binaby nga ito ni Floyd, at ang coach ni Frank Martin is mahusay din si Derek James, ano? Na siya din coach ni Ryan Garcia at of course nila Errol Spence, no? Itong si Derek James. At alam natin na hindi lang plan A, kundi plan B hanggang plan C pa ang kanilang game plan, no? Kung if ever na hindi mag-work out yun kay Tank, so naka-prepare yan, ganun po si Derek James. So, umpisa natin, pag-usapan muna itong si Tank Davis, no? Si Tank Davis ay may record na 29-0 with 27 knockouts. Ganun po kabangis itong si Tank Davis. Dalawa lang ang hindi niya nabiktima sa kanyang knockout, at isa doon si Pitbull Cruz na siyang pinaniniwalaan nga na iniiwasan niya. Kaya nga hindi siya masabi-sabi ang face of boxing, dahil naranasan niya itong si Pitbull at iniiwasan niya nga. Dahil gaya ni Floyd, kung naranasan niya si Pacquiao, hindi niya binigyan ng rematch. At itong si Frank Martin naman, si Frank the Ghost Martin, ay may boxing record naman na 18-0. At among those 18 wins, eh, meron siyang 12 KOs. Not bad para kay Martin, no? At ibig sabihin, may power din si Frank Martin. At sa dalawang boxer na ito, mga idol, ay matuturing natin, no, na medyo malayo, kumbaga sa statistics, base sa mga nakalaban itong dalawa. Dahil itong si Tank, mga idol, ay kung i-combine natin lahat ng mga nakalaban niya, kumbaga yung opposition, no? Yung level of opposition nila,
ni Tank at saka ni Davis ay para kay Tank tumataya ng mga 483 wins and 126 losses combined yung mga nakalaban niya lahat, no? Ibig sabihin 20% lang ang losses, ang kanyang losses rate. While dito naman kay Martin na tumataya ng 161 total. Ibig sabihin medyo bago-bago pa lang ito si Martin at 92 losses, no? Or 57% kumbaga sa ratio na. So ibig sabihin mas mataas yung mga losses at hindi ganun kataas kakalidad ito mga nakalaban ni Frank Martin compare dito kay Tank Davis. Pero gayunpaman, hindi talaga ganun kakumbinsido yung mga nakalaban nito si Tank Davis. Dahil kagaya nito nila Lomachenko, nila Teofimo, no? Sina Shakur. Eh hindi niya nakalaban yung mga yan kahit sina Devin Haney. Kaya naka-question po siya. Samantalang ito naman si Martin, no? Na kung ipupush ni Martin yung kanyang style, na maaring matalo niya itong si Tank. No? At itong si, kahit mismo itong close friend ni Tank Davis, na si Errol Spence, no? Ay naniniwala na mananalo si Frank Martin laban dito kay Tank Davis dahil sa estilo nga nitong si Frank Martin. Ayon yan kay Errol Spence na kung saan naging ka-sparring partner din nitong si Frank Martin, itong si Errol Spence, na siya nga kinagalit nitong si Davis at binanatan niya rin itong si Errol Spence dahil naniniwala itong kaibigan niya na kaya siyang talunin nitong si Frank Martin. No, at binanggante ni Davis, ipinost itong picture nitong si Errol Spence kung saan-saan kahiyahiya at kaawa-awang tinalo ni Terence Crawford. So sa pag-aharap nila, sana walang injury kagaya nitong mga nakaraang mga fights, no, na inuurong dahil na-injured yung fighter during the training para hindi rin maepektuhan yung momentum ng mga fighters at of course yung kapanapanabik ng mga fans na makita yung bakbakan. So pagdating sa experience mga idol, again as I said earlier, sa level of opposition, kasi nakikita yung record ni Martin na hindi ganun kakumbinsido. But who knows, gaya ni Terence Crawford, no, na binabash dahil nga yung mga nakalaban ni Crawford is hindi rin ganun kakalidad, kaya medyo questionable. Pero in the end, nakita naman natin kung paano talunin ni Crawford itong mga sila Sean Porter, no, nakalaban niya ni Terence Crawford, tinumba niya yan, no? At lalo na itong si Errol Spence. So, na-justify itong si Terence Crawford doon sa pambabash sa kanya. At kapag ito nga si Tank ay natalo rito, eh tatawagin siyang isang fake fighter. Dahil nga yung mga nakalaban niya is in-arrange lang ni Floyd. No, yung mga kaya niya lang. Kaya dapat patunayan dito ni Davis dahil ito yung pinakamagiging mahirap niyang laban. No? So, check po natin yung style nitong dalawa. No? Kung ano yung advantages nila at disadvantages sa isa't isa. In fact, yung dalawang ito is parehong southpaw. Medyo napakabihira po ng ganyan. Parehas southpaw, unorthodox, ay maglalaban. No? Mainam po ang southpaw, alam natin kung sila po ay mag-aharap in an open stance. Pero pagdating nga kay Tank Davis, na marami na siyang techniques na kumbaga sa mga reserva, mga backup, meron na siyang reserva sa bawat laban. Mapa-orthodox naman yan o mapa-southpaw. Dahil nga dyan sa na-develop ni Tank Davis ng mga techniques kung paano atakihin o i-counter yung parehong stances, no? Na sa pamamagitan lang ng proper timing, pag-abang sa mga mistakes at pag-prepare dun sa kanyang bomba, yung kanyang left fist, no? Na kung saan 27 out of 29 ay nabiktima. Kung papapansin natin sa mga naging laban ni Tank Davis, yung kanyang counter ability na magpapain muna siya ng kanyang mga lead hand, no? And then magdadak ito kapag na-prepare niya na, and then bumalat yung kalaban, sa timingan niya yung pagdak, i-prepare niya, medyo mag-aangulo siya sa kaliwa at ibibitaw niya yung kanyang pamatay na either left hook o kaya uppercut. Ganun po ang pre-prepare ni Tank, ano? At pansin din natin na itong si Tank Davis ay hindi siya mag-volume when it comes to throwing punches. Siya yung tipong nire-reserve niya yung kanyang lakas, no? Pagdating dyan, kasi alam natin naging case ni Tank Davis, no? Nagkaroon siya ng issue when it comes to making weight, no? So at alam natin yan na kapag ikaw ay nag-lose ng weight abruptly or mabilisan, yung strength mo ay nakakompromise din. Siguro, ganun lang talaga yung style niya. He doesn't throw a lot of punches hanggang sa mabasa niya na o mapagod na itong kalaban, and then it will be the right time for him to release that bomb.
So, itatapon niya, i-inject niya po sa kalaban yung kanyang jab, which is the right hand. No, at in-expect niya. Pamamagitan yun, makikita niya yung reaction. Nung kalaban, kapapain niya, no, makikita niya yung reaction at yung pagkakamali kung paano niya ipapasok yung kanyang pamatay. So, napakarami pong technique nitong si Tank. Pagdating dyan, at naka-template na po yun, mga idol. Kumbaga, kung sino man yung opponent niya, kahit sino man niya, naka-template na yan, kahit anong, kung itong kalaban orthodox, itong naka-template na yung ganyan. Kung itong kalaban southpaw, naka-template din kung paano niya gagawin. So, alam natin na nagsanay ito kay Floyd, na master of defense nga. No. Sabihin natin, bigyan natin credit sa kanya, the master of defense. Ano man yung defense yan, yakap man yan, suntok, yakap, takbo. No? Basta ang gusto niya kasi ni Floyd, hit and doesn't get hit. Yun po ang kanyang principle. So, dahil dyan, na-improve ni Tank yung kanyang defense. At ang kanyang defense ay susuntok, biglang magdadak, o kaya susuntok sabay lalayo, o maglilihis. No? At o kaya, kung gusto niyang i-concentrate yung kanyang pamatay, magpapain, and then, pagka bitaw niya na suntok, yung reaction ng kalaban, antayin niya yung reaction na same ng pagkakamali, magdadak siya, and then pawawalan niya gaya ng pagkabiktima niya kila Ryan Garcia, kila Barrios, ano. So, ganun po ang gagawin niya malamang dito kay Martin, kung si Martin na hindi mag-iingat. Ganun pa rin ang signature. Kung ano yung signature ni Ryan, patumbayin yung mga kalaban. Kasi bawat fighters may mga signature punch sila. May mga estilo sila na dapat iwasan kay Pacquiao nga, sabi ni Rick Hatton. Left or uppercut, hook, ganun-ganun lang daw. Pero and yet, hindi niya naiwasan na biktima pa rin siya. At speaking of defense nga pa rin, patungkol dito kay Tank. Eh gaya nga po na nasabi natin na itong si Tank, isang versatile fighter sa kanyang style, sa kanyang guard, sa kanyang attack. Punta naman natin si Frank Martin, mga idol. Si Frank Martin, kung si Tank is medyo may kabilisan din. While itong si Frank Martin is maituturing din sa isa sa pinakamabilis sa kanyang division, sa kanyang weight class. At meron siyang style na medyo umi-slide siya. Kung mapapansin ninyo, pagkasusuntok siya, medyo parang nag-i-slide siya papunta rin sa kanan niya. Yeah? Kung ang kalaban niya is siguro kung ang kalaban niya is orthodox, doon siya sa lesser risk, which is yung jab. Pupunta siya ron. Hindi siya pupunta rito sa higher risk kung saan nandun yung power. Ganon din siguro pagdating sa southpaw. So gamit niya ang kanyang jab, ang kanyang footwork, para makapivot po siya doon sa angulo na kung saan makakagalaw siya sa bandang likuran at safe siya sa opponent at hindi nga siya tamaan. Yun nga po yung sinasabi natin. So 90% ng atake nitong si Frank Martin is coming from his jabs. No? So jabber ito. So, mga magagaling mag-jab dyan. Gaya nitong si Lennox Lewis, yung mga magagaling mag-jab. Hindi gaya ng ibang mga boxers. No? Na basta lang tumatapo ng jab para masira lang yung momentum, yun lang. Walang bad intention, kumbaga. So 90% nga ng atake nitong si Martin is coming from his jab. No? At tatapon ito ng jab hanggang sa makahanap siya ng tamang pagkakataon at pawawalan niya yung kanyang combos. So unlike kay Tank na he needs to go straight that fast, minsan ginagamit niya yung kanyang right hand para yung style ng mga boxer, no? The jump towards the opponent after giving the bluff, no? May landing niya itong right niya, which is hook. And then, madidistract yung fighter para may ipalanding niya yung kanyang power punch. While si Frank naman ay mahilig siya sa mid-range. Not that close, yung paalitan, toe-to-toe. Not that long range, but mid-range, ano? Yung eksakto lang na tumama yung kanyang hook na long, no? Eksakto lang. Maabot niya lang within his reach, no? And enough not to get hit ng kanyang kalaban, mid-range point. So ganun ang style nitong si Frank Martin. Depende rin ito sa opponent, mga idol, ano. Napapagurin niya, no? Alisan niya muna ng power itong mga kalaban niya sa pamamagitan ng pag-attack sa katawan. And then after that, ma-notice niya na medyo pagod na o naapektuhan na, then that will be the time for him to target yung ulo. With the barrage of punches, he will begin to attack. Ano? And in early attacks na papanood natin sa mga laban ni Martin, mostly jab and straight and then bihira lang yung hooks. Eventually, gagamitin niya ito, no? Kapag na-establish niya na yung position niya at yung butas na in-expect ng kalaban, puro jab, straight, jab, straight. So, may hook pala
So ipapasok niya yan eventually after feints and baits, no, and fakes ng kanyang ginawa. Style po ni Martin at kung di ka pa makuha na sa, of course, sa isang suntok, isang punch, i-make sure na lamang siya sa scorecard. No? He will throw a lot of punches, not because nagmamadali siya, because he either, if he can't take you with one punch, at least by points, unanimously. So kaya nga po kung mapapanood natin, ma-analyze natin itong si Martin sa later rounds. Doon siya gumabana, ano? Kaya kung in-expect natin na doon siya pupulpusin itong si Tank, eh medyo malabo po yan kasi nasa late finisher po itong si Frank Martin sa mga laban. No? At except na lang kung matimingan siya ni Tank Davis ng kanyang bomb, eh tapos itong si Frank Martin. So may mga mistakes din itong si Martin, katatagilid niya dito kay Tank Davis, gaya ng open chin siya. No? Kapag ina-attack siya, eh naka-open yung chin niya, prone sa hooks and straight, ano? Kasi naka-open yung kanyang chin na siyang target ni Tank sa kanyang mga laban. If not the body, ka-open ng galon, bukas, ataas yung depensa, ay yung chin. So, kung nakita ni Tank na bukas, maaaring sa katawan. Ano? At isa pang mistake nitong si Martin is nakatayo lang siya habang nagtotrow ng barrage punches itong mga kalaban niya. Kaya, napapansin natin na madalas siyang tamaan. At dapat niya itong iwasan kung isang Tank Davis po ang kanyang mga kalaban. Dahil we know that Tank Davis is a very aggressive fighter. At kung nalamdaman niya na hindi na kaya niya yung power mo, hindi ka niya re-respetuhin and he will attack you. Okay? Even Ryan has power. But nakuha niya pa rin itong bodegahin at tamaan. So, dapat baguhin ni Frank yung kanyang style. But anyway, kung makasurvive itong si Frank Martin until the late rounds, malamang mananalo ito ng laban unanimously. So nakikita natin mga idol na bumabato ito si Tank habang umiiwas itong si Frank Martin at hindi lang umiiwas dahil bumabato rin ito sa ibang anggulo. Kaya from there mga idol, enough na ba itong mga narinig natin patungkol dito kay Frank Martin upang talunin itong si Tank Davis? At isa sa sinasabi nila na maaaring itong si Tank Davis daw ay nagsislide down na sa kanyang pagiging prime at ito po'y ikadedelikado niya dito kay Frank Martin. So totoo ba wa? Malalaman natin sa bakbakan nila kung talagang nag-slow down na si Tank. Comment down below mga idol kung ano opinion niyo sa bakbakan nila.